Diyos doon sa maaring padaanin ng Diyos sa parabola yung sinasabi mo. Mm-hmm. Sa totoo lang, Brother Bay, ako sa ano, kumbaga para nasa surface pa lang, na mababaw na mababaw pa lang. Pero ako na tinawag yung pansin ko talaga ng ano ng salita ng Diyos, kasi ngayon nag-aaral na sila ng original na language nila, which is yung Aramaic. Eh. Mm. Pero ang gamit nilang sa pag-ano nila, yung Hebrew. Mm. Alam niyo po, sa yung Hebrew lang, very unique yung kanilang letters. Kasi yung letters na katulad ng mga Romano at yung Greek, merong iba-ibang mga equivalent. Eh. Halimbawa, may mga numerical value yan, yung 1, 2, yung 500. May equivalent, tapos may phonetic pa yan. Yung ibig sabihin, may parang drawing yan na inilalarawan sa kanilang mga letra. Yung gustong sabihin ng letra. Tapos yung letra pa nila, meron pang ibig sabihin. Mm-hmm. At kapag sinulat mo yung isang letrang Hudyo, sa loob ng bawat letra, may mga letra pa sa loob. Wala akong nakitang mga katulad sa ating alpabeto natin o yung ibang mga sinusulat ng mga letra-letra. Letra lang yan eh. Mm-hmm. Pero bukod tang itong letrang Hudyo, na walang katapusan. Pag pinag-aralan mo, lalalim ka na lalalim na lalalim. Talagang yung isang letra ng napakayaman na para pag-aralan. So, how much more yung isang salita? Hmm, tingnan mo. Hmm. Kaya pala sabi ni Lord, sa isang salita ko, gagaling na kayo. At saka, di ba yung, kasi hindi naman sila gumagamit ng ano eh, ng apostrophe, yung mga period, yung mga, hindi sila gumagamit nun. Ginagamit nila yung mga kudlit saka yung ano. Kapag nilagay mo ng isang tuldok, iba na yung ano. Meaning? Iba na, oo. Tapos, katulad din ng mga Hapon, kasi tayo, ang reading natin, from right to left. Eh. Sira from left to right. Kaya ibig sabihin talagang makikita mo sa letra pa lang nila na nagsasabing sa mga bagay na darating. Kasi yun ang palaging dating ng salita nila, eh. Darating. Pero yung dating nila, pabalik eh. So, ibig sabihin, merong sinasabi sa atin na merong gustong gawin ng Diyos na yung mga tao, bumalik kung saan sila nagsimula. Di ba sabi ni Lord, sana nagbalik loob na kayo sa akin. yun yung sinasabi at dito. At eh. Pinagaling ko na kayo. Oo. Tsaka meron sinasabi nga sa, ano, eh, sa Isaiah, doon din, sabi doon, he made known the end from the beginning. Hmm. Sabi niya, isinabi ko na at sinulaysay ko ang anumang nangyari mula pa doon sa kaganapan na ngayon ay sinasabi niya sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, alam na ng Diyos lahat eh. Tsaka kung kuwan mo, tapos na eh. Alam mo bakit? Oh. Ang ending, Revelation. wala na ibang libro eh. Oh. Di ba? Oh. Pag binasa mo from Genesis to Revelation, ayun na, ito na yung last days na ito. Di ba, Brother Bay, sa isang, halimbawa sa isang pelikula, may mga script yan eh. May mga script writer, may mga director. Ginagawa pa lang nila, alam na nung mga nandun kung ano yung mangyayari. Ending, oh. Eh, tayo naman, naghihintay lang ano kaya kasunod nito, ano kaya kasunod nito. Pero ano na yan, nakatakda na yan eh. Yun nga eh, yung huling pahina, yun yung pahayag eh. No? Tsaka yeah. Diba, sa pag-aaral din natin, no, yung aklat ng gawa, walang ending. Mm. Yung iba may yung ibang mga sulat may pagtatapos. May pagtatapos. Oh. Pero yung Acts of Apostle, tuloy-tuloy pa rin yan, pati yung Revelation. Oh. Kaya kung tutusin, kung bibigyan lang natin talaga ng pansin, kasi ang sabi dito, yung meron daw bibigyan pa. Tama ka. Ang isa sa mga ano ko po dito, Brother Bay, eh, kapag may interest ka, marami ka matututunan. Ang kwang ko doon, yung New Revelation. Oh, yung mga bagong anointing. Kapayagan. Yan ang kailangan natin ngayon, anointing at saka yung Revelation eh. No? Mm. Kaya nga marahil, ito yung isang parang observation ko din. No? Ito yung sinabi din sa atin ng Punong Linggo. Sabi niya nung una, iba yung aking pamamaraan sa pangaral. Tapos nakita niya kung paano nagkakaroon ng mga transition, yung kaibahan. Diba? Tapos ngayon, nandito tayo sa mga panahon na sinasabi natin Punong Lingkod, hulaan nyo. Kasi ang gusto niya, pumasok tayo dun sa ano eh, sa mismong mga passwords, yung mga, para magnilay ka, ano bang gustong sabihin ng Panginoon, katulad sa mga awitin. So, yung tama yung sinasabi nyo eh. Yung mga bagong kapahayagan, ibinibigay ng Diyos yan. Pero, kumbaga, bibigyan ka ng talinghaga para ikaw mismo yung makadiscovery kung ano yung gusto niyang sabihin sa'yo. Binigay na nga sa'yo eh, no? Oh. Yung karunungan, binigay na sa'yo. Yes. Diba sabi doon, no? Mm-hmm. Pag hindi lang maging, sabi niya, ang Diyos nagdadagdag. Mm-hmm. Pero
pag wala ka namang interest, kukunin niya yun eh. Wala na, wala matitira kahit ano. Eh, tingnan mo yung pag-aaral natin ngayon. Oo. 80 anyos na yung iba. Oo, kung babaliwalain mo nga. Oo, eh, opportunity yun eh. Ano sabi ni, pag nagpasok tayo alas 8, ang labas natin alas 3. Yung iba, narinig ko hilik, sabi ni Professor, tatay, tuloy mo lang. Inaintindihan ko na yan. So, kwan Brother Dennis, no, yung sinasabi na wala sa kwan nagpapatuloy, talagang ikaw mismo makapag ano eh, na pag huminto ka na kasi wala na eh. Oh. Kaya ngayon, isa sa mga talinghaga ngayong linggo, Brother Bay, di ba, yung pagkasumpong sa bagay na mahalaga. Kasi yung kayamanan na nakita niya, tinabunan niya eh. Like a treasure, no? Oo, tinabunan niya. Tapos, binenta niya yung lahat. So, ibig sabihin, naging handa siya na ipagpalit yung lahat ng meron siya para dun sa na-discover binili niya. Binili niya yung ano, discovery niya. O parang, ang ano daw kasi din nun, kaya niya tinabunan yun kasi marami pa raw yun. Kung baga, pag hinukay mo ng hinukay. Ang galing na treasure hunter yun, ha? Oo. Kasi, di ba, iba yung ano eh, yung halimbawa, binigyan ka ng instruction. Oo. Tapos nakita mo, ito pala yung ibig sabihin nito, no? So mas lalo ka pang bibigyan ng Panginoon kapag nakita ng Panginoon na nandoon yung interest mo. Kaya nga yung binigyan din ng mga talento eh, nakita niya yung mga nagsikap. Ang ginawa niya, yung ibinalik, ibinigay din uli dun sa mga ano. Ito po yung sampu na tinubo pa. Sabi naman ng isa, binaong ko to kasi alam ko mahigpit ka. Sabi niya, walang kwenta. Wala kang pakinabang, no? So yun yung kukunin pa ibigay doon sa mayroon. Oo. So talagang ano siya, mag-aano siya, pagpapalain siya. Kasi nagpakita siya ng ano eh, ng pagpapahalaga eh doon sa bagay na ibinibigay ng Diyos. Kaya tayo din kung minsan, Brother Bay, sa totoo lang, ang mga tao ngayon, ang lahat ng pagsisikap nakatuon sa mga biyayang material lang eh. Pero kung iisipin natin na ang kayamanan ng mundo, lilipas din yan eh. Mawawala din, maubos din. Samantalang itong inialok ng Panginoong kayamanan, katulad doon sa binatang mayaman, ipinagpalit niya ang Panginoon doon sa yaman niya eh. Pero hindi niya alam na yung yaman niya, mabubulok din. Eh, kaya nga sabi ng Panginoon, hangal, bukas, mamamatay ka na ngayon. Saan mapupunta yun? Wala nga. Mapupunta sa wala. Pero ang gusto din ng Panginoon, yung buhay na ganap ka at kasiyasya, kompleto ka. Amen. Spiritual, material, financial, physical. Oo, oh, lahat yan. Oo, oh, lahat ng aspect ng yan, buhay. Yan ang, ano, ang ibig sabihin ng shalom eh. Pag sinabi sa'yo ng Israeli na shalom, yun, yung kabuuan na yun. Masagana ka, malusog ka, lahat, wala kang, hindi ka kulang. Laga noon, hindi lang yung peace. Kaya ka shalom eh. Kaya ang sinasabi ni ano, si Jesus, Prince of Peace, shalom, siya yung kakumpletuhan mo. Mamutindi. So kapag tinanggap mo yung kapayapaan ng Diyos, siya yung kakumpletuhan mo. So lahat ng aspeto ng buhay mo, wala ka nang hanapan na pa. Wala na. So kaya mahalaga sa kanila yung pagbati pa lang, may lakip na panalangin na eh. Actually prayer nga 'yun, shalom eh. Pag sinabi sa iyo ng tao yung shalom, ibig sabihin ang nais ko sa iyo, maging kumpleto ka sa lahat ng bagay. Baka kuan pala 'yun, magandang bati pala 'yun. O, sa atin tango-tango lang, 'di ba? Peace-peace lang tayo. Pero sa kanila, grabe ang biyaya ng Diyos sa mga Israeli. Talagang... Kaya pala, yan ang namimiss ng mga ano natin eh. Yung mga Hudyo, mga ano mo, yung tawag nun? Mga Hebrew. Hebrew mo. Sample, Hebrew. Brother Bay, alam mo sa Israel nga, minsan hindi sila nagtatanim dun, tumutubo na lang eh. Yun nga. Tapos ang mga produce nila, pag pumunta ka sa palengke, ano pa, may mga lupa pa, galing talaga doon sa pinagkuhaan. Tapos ang lalaki, ang sasarap. Siguro ang Labanos doon, pinapasan mo, no? Talagang, dyan mo makikita na talagang itong mga to. Promise lang talaga na, promise. At saka, kahit saan bansa sila pumunta. Pinagpapala. Pinakamayaman, karamihan ang pinakamayaman, Hudyo. Kasi umiikot lang daw yung pera nila, hindi lumalabas eh. Kasi yung mga Hudyo daw, kwento sa akin, no, parang hapon. Pagpunta nila sa ibang bansa, ang hanapin lang restaurant may-ari Hudyo. Oh, sinusuportahan kung nila. Kung hotel, may-ari doon Hudyo, doon din sila nagchi-check-in. Umiikot lang talaga yung kuha nila. Naalala natin nung si Daniel, siya ay naging captive ng Babylonian kay Nebuchadnezzar. Oh. Pinapakain sila ng pagkain ng hari. Sabi niya, sabi dun sa ano, hindi, wag, gulay lang kami tsaka tubig.
Ngayon pagkumparahin mo pagkatapos ng 10 araw, kung sino yung mas malakas, yung mga kumain ng pagkain ng hari o kaming kumain lang ng gulay at ano. Yung sinasabi niyo po, kaya sila kumakain doon sa ano nila. Kasi meron lang silang pwedeng kainin at meron silang mga hindi dapat kainin. Yun yung tinatawag nilang kosher at saka non-kosher. Kasi pag non-kosher, ibig sabihin walang pahintulot ng kanilang mga namiminuno na kainin yun. Magiging marumi sila pag kinain nila yun. Mm-hmm. Ang gata sa kanila at ang karne, hindi pwede pagsamahin. Magkahiwalay. Well, o kaya wala silang cheeseburger eh. Kasi yung cheese at saka yung hamburger, hindi pwede pagsamahin. Ang spaghetti nila, pag may keso, walang karne. Hindi pwedeng pagsamahin. Kaya nung, sorry po, nung pumunta ako dun, sabi ko, ganito ba yung ano nyo? Spaghetti tapos keso lang. Hindi pwede yung karne isama. So makikita natin, kaya hindi sila po pwedeng sumuporta sa hindi nila kauri o kalahi. Sarap naman, no? Ngayon ko lang nalaman yan, ah. O yung pati kutsara nila, kutsara, tinidor, mga plato, hindi pwedeng hiwalay. Mm-hmm. Kaya makikita natin sa kostumbre nila yung babaeng Samaritana. Nagtataka sila, bakit sumama, Hudyo ka eh, Samaritana ko eh. No, hindi ka pwede dito. O, kaya hiwalay talaga sila. Pero mabait talaga ang Diyos eh, no? Oo. Kaya nagkaroon ng good Samaritan eh. Oo. Ipinapakita kasi yung sinasabi nyo kanina na ugat niya yung kataasan ng loob. Mm. Kasi sila parang ayaw na nilang tumanggap dahil ano na eh, alam na namin lahat eh. Kaya lang pagdating sa istorya, ang bida yung Samaritano, ang kontrabida yung Hudyo. Kaya yun, hindi nila matanggap. Yun. Bida kasi sila eh. Kaya ang Samaria, ano yan eh. Hmm. Kaya pala yung Samaria, yung kaya Samaritano, inanakan pala ng mga Hudyo yung Samaria. Kaya naging hap-hap. Ang tawag doon, hap Samarian, hap sila, Hudyo, hindi sila puro. Puro. Mm. Parang gaijin yan sa Japan, Japanese, Pilipina yung nanay, Hapon yung tatay, Pinjab. Ito yung gaijin, no? Pero ang ganda doon, kinukuha ng Japanese government yung hap mga anak ng Hapon. Ina-acknowledge na nila. Ina-acknowledge na sa Japan. Mm. No, yung unti-unti na yung discrimination na wala na eh, Brother Dennis. At saka yung away kasi nila, Brother Bay, malalim yan kasi panahon pa ng divided kingdom yan eh. Hmm. Doon sa panahon ni ano yung anak ni Solomon na nahati yung kaharian, nagkaroon ng Judah at saka ng ano ng Israel. Doon sila pumunta sa Mount Gerizim tapos ito sa Zion yung mga Hudyo. Kasi ayaw na nung ano nung mga taga doon sa ano sa ano, pumunta pa sila sa Jerusalem dahil baka mabawi yung mga taong nahati eh. Mm-hmm. So kaya sabi niya, sumasamba kayo dun sa bundok, kami dito sa kapatagan. Yun ang sinasabi ng Panginoon eh. Pero dadating ang panahon, sasambahin ng Diyos sa lahat ng dako. So aalisin na niya yung partition na yan eh. Kasi ang magiging hati na lang mga tao, mananampalataya lang at saka hindi mananampalataya. Yung kuha nga, yung namatay na si Jesus, nahati yung tabing, eh, na, tatanggal na eh. Napunit. Oo. Wala nang takip. Wala na. Oo. Malaya na kayo. Oo. Kaya kung titignan natin, Brother Bay, ano, pati yung ano, yung sinabi nga ni Bishop noon, yung turo tungkol sa mga Sadiseo, Pariseo, at saka Eskriba. Yung mga punong saserdote pala, galing sa mga Saduseo eh. Mm. Eh ngayon, wala na yan. Kasi pati nga yung templo, nawala na eh. Mm. So, yan na yung gusto nilang ibalik ngayon, yung temple worship. Gagawa sila ng ikatlong templo na nahudyat naman yan ng pagbabalik na ng Panginoon. So, ng Mesiyas? Oo. Oh, kaya, pagbabalik o pagsilang? Eh, sa kanila, pagsilang. Sa yun nga eh, yun daw ang kwan ngayon eh. Oo. Gina ang kanila pang gagawin. Mm-hmm. Yung misaya kasi na si Jesus, hindi nila ma-accept. Oh, wala, hindi. Kaya hinihintay nila ngayon daw yung pagsilang ng Mesiyas. Oh. Ay huli na sila. Eh, pero isipin natin, ano ba, diba, no, mga kapatid? Ang Panginoon sinabi niya yun eh. Sabi niya, dumating ako sa pangalan ko, di niya ako tinanggap. May darating sa ibang pangalan, yun ang tatanggapin niya. So ibig sabihin, alam na rin ng Panginoon ito eh. No. Di ba, hindi na siya, hindi na siya sorpresa na ano kaya mangyayari. Alam, kaya ang daming anti-Christ eh. Oo, oo. Magkakakuan talaga yan. Baka gamitin pa yung mga power niya, mga military, mga ano sa kuan yun, pagdating ng panahon. Di natin alam. No? Pero ang Diyos naman, sila nakakaalam yun eh. Sabi ng Diyos, wala nakakaalam. Kahit nga yung pagbabalik ni Jesus, kahit si Jesus hindi niya alam eh. Kahit mga anghel hindi alam eh. Oo. Isa lang nakakaalam daw yung Ama eh. Oo, kasi alam natin kasi
yung ang pagiging totoong tao ng Panginoon Hesus Kristo, tsaka yung pagiging totoong Diyos niya doon sa kanyang kaluwalhatian. Marami ng mga tao, Brother Bain, mga kapatid, na gustong puksain na yung kabuuan ng mga Hudyo, yung mga anti-Semitist. Alam natin nung panahon ni ano ni tawag dito nung nung ipinanganak ang Panginoon, pinapatay lahat yung mga ano, diba? Yung panahon naman ni Moises, yung mga bata pinapatay din eh. Mm. Diba? Tapos itong panahon ni Hitler yung sa Holocaust nga. Talagang gustong puksain yung ano. Pero sipin mo yung 7 milyon na Hudyo na yun na. Pero alam mo ang bilang ng mga Hudyo, Brother Bay, hindi naman ganoon karami, kokonti lang eh. Hindi pa nga yata abot ng 15 million eh. Pero nakita natin, brothers and sisters, hanggang hindi naman nauubos yung lahi nila eh. Matindi. Eh, diba? At saka yung ngayon, dahil nga dito sa mga nangyayari na, pinapauwi na ng gobyerno ng Israel ang mga Israelita sa iba't ibang mga bansa para umuwi na doon sa kanilang bahay. Ay, powerful sila eh. Grabe naman, advance. Halos nga, lahat pinaka-advance na armas sa kanila. Kasi ang hinihintay ng kabuuan ng mga Israelita, yung Mesiyas. Kaya naroon sila na, ito na, handa na, no? Gagawin na natin yung mga ano, Pilipino, yun din ang pangarap ng kwa natin eh. All Filipino, bumalik come sa home. Ano? Build our country. Oo. Sa Israel nga, di ba, nakalagay dun sa ano, dun sa Golden Gate, Maranata. Bumalik ka na, bumalik ka na. Yun. Ba, ang kwan pala ang meaning ng Maranata? Oo, bumalik ka na. Kasi dyan ako galing dati sa Maranata Church eh. Oo, yun ang ibig sabihin, bumalik ka na. Come, Lord Jesus, come. Dalian mo na, bilisan mo na, bumalik ka na. Yun ang ano nun. Kaya tayo din eh, kung hindi natin bibigyan pansin ito mga sinasabi ng Panginoon, baka nga mamaya bumalik siya. Pero tayo, ang Pilipinas pa rin nakakuha ng ano, pinaka-title, the most Christian country in Southeast Asia, Philippines pa rin. At saka ano, Brother Bay, mayaman ang kasaysayan ng mga Hudyo at mga Pilipino. Oo, totoo yun. Kasi nung naging independent ang Israel, yung pinakahuling bumoto para maging independent sila, Pilipinas. Tama ka. Tapos nung nagkaroon nga ng ano, eh, isa sa mga bansa na tumanggap sa mga Hudyo, dyan daw sa Quezon City. Pilipinas, 1,200. Oh, kaya pag ikaw pumunta ka ng Israel, di mo kailangan visa. Ah, ganun. Ang kailangan mo lang yung rekomendasyon ng ano doon, ng mga pari o ano, yun lang ang kailangan mo para makapasok doon. Kasi nga, tinatanaw nila na malaking utang na loob. Di ba tinanong si Putin kung magkagira ang China, saan ka? No, I will protect Philippines. Kasi yung lahi ni Putin, yung 6,000 white Russian, tinanggap natin doon sa ano, sa Samar, yung isang isla doon. Tsaka ang utang na loob kasi, Brother Dennis, mahalaga yun eh. Ang mga Pilipino, Brother Bay, sa totoo lang, very accommodating eh. Ah, oo. Di ba? Hindi tayo yung pag may bisita ka, di ba? Naalala ko yung kinikwento ni Brother Esti, yung tatay daw niya eh. Pati nga daw yung ano, pinangutang ng Rose Bowl na ano. Di ba? So, yan ang isang ano siguro ng ano. Kaya yung mga ibang lahi, gustong-gusto nila mga Pilipino. Iwan ko kung ano nangyari ngayon yung proposal yung mga Afghanistan naman ang tanggapin natin dito. Kaya di ba dito, sa Pilipinas makita mo lahat ng lahi nandito. Koreano, Chinese, di ba? Mga welcome. Indian, mga lahat nandito eh. At saka yung ibang mga kwan, ayaw nang umuwi sa bansa nila eh. Oo, dito na lang. Oo. Kasi masasaya daw ang Pilipinas daw, sabi niya. Ito daw yung isa sa pinakamasayang ano, lahi. Ay nako, na naikot mo naman siguro yung iba't ibang mga bansa eh. Dito sa Pilipinas, pinakamaganda mga beach, pinakagandang mga lugar. Ay wala sinabi yung napuntahan mong Kuwabar Dennis eh, no? Nandito lahat. Kaya lang nakalungkot, maraming Pilipino hindi pa nakarating sa Boracay, hindi pa nakarating sa Palawan. Totoo yan. Hindi pa nakarating doon sa mga lugar na mga 7 wonder of the world, no? Meron nga tayong kababayan sa Israel, Brother Bay. Pauwi na siya, nagtrabaho siya doon. Tinanong ko, sabi ko, bro, nakapunta ka na ba doon sa Holy Sepulcher? Sabi niya, ano yun? Kako doon nakapako ang Panginoon, tapos nandun yung ano, yung kanya. So, hindi pa eh. Sabi ko, huwag kang uuwi na hindi mo napuntahan yun. Nakarating ka na dito, hindi ka pa nagpunta. Yun ang pinakamahalagang lugar dito. So, sinamahan ko siya papunta doon bago siya umuwi. Kaya, kung minsan yung sinasabi dito, dumadating yung pagkakataon. Pero kung minsan din natin pinapahalagahan. Tama, no? Okay, isama rin natin sa panalangin itong mga kapatid natin na matagal na rin natin na hindi na isama.
Ay, Sister Vicky Suzuki, ha? Hi, hi, Sister Vicky. Sister Cynthia Kawashima pala, umuwi. Ba? Oo. Atin ng anniversary yun. Oo. Pati sila Sister Isai, umuwi din. Kasama si Brother Chris. Welcome, welcome. Sihan, no? Iwan ko si ano, Sister Leslie Kuyugan. Kung umuwi din. Mm-hmm. And humihingi ng panalangin, Sister Remy Gumabon, Ophelia Adriano, Daisy Parungaw, Brother Ray Santiago and family, Ramil and Romeo de la Cruz, at ang pamilya ni Rina Parungaw at si Grace Javier. Yan, sama natin sa pan. Sister Beth Larona at Sister Melody Francisco. Aba, sa makabebe. Okay. Nanay Trasing. Uy, Nanay Trasing. Mm. Brother Arman, Sister Lolit. No? Yan. Mm-mm. Sa aming panalangin, Sister Lita Hipolito at ang kanyang yan. Anak. Hello si, po. Hello po. Si Judge Rosalia Hipolito mm-hmm. Bunagan at si attorney, apo niya, Renier Lance Hipolito. Ganun din ang ating kapatid, Sister Lely Rimoto in family, ang kanyang mga apo, mga anak. Siyempre, hindi pwedeng kwanto si Guillermo Javier, no? Emma Torino, Paul Niog, ha? Adolfo Table, Sister Cynthia Pontanilla, Jess Dona Ia, Brother Noy and Sister Margot Basig, mm-hmm. si Brother Pali Kayabyab, no? Mario Ganson in family, si Sister Lenny Malasa, Michael, Tina Golia, Maricel Pagsulingan, Sister mm-hmm. Elsa Tumawid, no? Humawid pala. At Sister Rose Aguila. At si Brother John Monton, Sister mm-hmm. Billy Biloria, Nani Arcolisa and family, Sister P. Fidelity, Ninang Mo, Milet, and Sister Beth Bilatso. Si Elisil said. Lali Periol, Christy Rolando Canubas. Eh si ano pala, Brother Jimmy Ilagan, yung ano din nila, na, Ninang Milet, ano, ni Eli. Sama ko din sa panalangin si Doña Emma, oh. Bah, matindi. Ito, ti... Sama na sa panalangin. Si Sister Naida Pastor at saka si... ang kanyang family, sila Jenny, sila Romy. Ang ganun din si Sister Beda Tanchu, sila Ate Rona, sila Kuya Eli. Ang pamilya ng De Vera family dyan sa Seattle, kila Ate Mina, Melda, Mary Grace, kila Kuya F, no? Kila Tatay Herunjo at Nanay Milagros. Kila Brother Lawrence, Sister Susan Mangila, kay Tatay Rene, kay Nanay Virgie, ganun din sama sa panalangin yung ano anak pala ni Doktora Palogan, sama natin sa ganun, panalangin. Sino ang pangalan nun? Sinid niya sa akin nung isang hinihingi ng ano ng panalangin sa kagalingan din. Ayan. Tapos sama ko rin sa panalangin si Sister Nieves Villares, si Sister Angela de la Cruz, ang Jimenez at Nunez family. Ganon din ang ating mga kapatid diyan sa ano, sila Nanay Carmen, Sister Yoli Pangan, sila Sister Leonor Tandok, Nati Mamangon. Yan, sama natin sa panalangin. Sama rin sa panalangin, yung ating mga orig na mga kasama, Carmen Istor, sina Sister Jess, Brother Jess Bernal and Sister Lourdes Bernal, Sister Milania Diwa, Cecil Tamondong and family, and Sister Hermi Binlo and in family, Chi Adrados, yan, mga Elma del Mondo. Ganoon pa rin is Brother Emmanuel Gimarangan, Hindak Garillo. Uy, no. Kumusta ka na, Sister Hinda? Mister Alma Behrens, Lydia Mitra, Erlinda Robia, yan, Lani Rocco dyan sa Qatar, no? Si Sister Jocelyn ano Carpio diyan sa Malaysia, no? Aba. Oh. Elvira Aguinaldo Valenzuela diyan sa Taguig, no? Si ito si Sister Mila Paranya. Si Sister May Ansawada pala, sama ko rin sa panang Sister Celine Rialubit. Yan Sister Fe, Yamid. Si Sister Nitz Ramos, Brother Joar, no? Ayan si Brother Richard Cervantes, yes, pasama po sa prayer, Brother Husband, Brother Chad. Mag-celebrate ng birthday bukas, ha? Happy birthday, Brother Richard, ha? July 28, long life and more blessings, ayan sa lahat. At yung ano pala, Brother Bay, yung pakikiramay din natin pala sa ano, pamilya ni Brother Dodi, no? Oo, nga, no? Ayan, at sino pa? Sister Beth Larona, si Nanay Linda Chang, sama din natin sa panalangin, si Nanay Siling, si Nanay Basing, si Nanay Chayong. Ayan. Yun. Nanay, Sister Edna Batario, Edna Bonilla, Nitz Batario, Sister Susan,
at si Brother Hel Toledo diyan. Ayun, sa, oh, nagkita kami dun sa ano, sa Ambel, umatin siya. Mm. Mga taga Silang. At saka si Sister Brother Francis and Sister Minchi Maharis diyan sa ano Silang. Mm-hmm. At si siyempre si yung sa sino ba yung sa ano sa Kaong Rosie, Sister Rosie. Oh, Rosie, kamag-anak ni Brother Bert. Oh, Rosie. Ano ba ang papilito ni Tatay Bert? Nakakalimutan ko tuloy. Si Alma Wenceslao, yan ang aming head ng choir. At ganun po si Sister Ernie Bernaldez and family. Losi Katibog dyan sa, ano, sa tawag ito, Batangas Ala A, no? Mm-hmm. Okay, si Sister Lita Sakamay. Rosario. Rosalina Pulilio and family, no? Sister B. Lilam and family. Mm-hmm. Mm-hmm. Sa amin pala, merong anibersaryo bukas Santa Rita. Ayan, so papanyaya ang ating mga kapatid dyan sa lugar po ng Santa Rita, Pampanga, sa San Jose Chapel gagawin. Saka dyan sa ating mga kapatid dyan sa Masay, Malaysia, oy, sa Johor. Johor, no? Oo, sa Johor. Si Brother Peterson at mga kasama nyo dyan. Nako, tagal-tagal na rin ako galing dyan, Brother Bay. Kita-kita tayo dyan sa 6th anniversary nila. Wow. Sa itong August 6. Naalala ko yung Indianong pari dyan, no? Kuntanan, si Father Philip Kulandamayski. Maganda dyan, yung may katedral doon na... napatayo dahil lang sa mga basura na donate ng mga tao, yung mga bakal, mga plastic. Ang ganda yung ng panganay na anak ko pala, magbe-birthday sa July 30 kay Mark. Yan, happy happy birthday na. God bless you. Okay, yung anak ko si David nag-birthday. Papuntang Boracay, no? Sana all. Timbianan ko, Sinay Unying, yan, palakas kayo. Saka lahat ng mga kasama natin, no? Nakikinig. Siyempre yung special yung ating... Kasi ano pala, sila na Sister Cora Villamin, si Vice, no? Si General Estiles, sila General Valdez, no? Yung kanilang mga family, sama na din natin sa panalangin. Siyempre yung ating punong lingkod. Amen. So manalangin tayo, Brother Bay, no? Ayan, Sister Magdalena Gopez, sa malaking simbahan gagawin, okay. Manalangin po tayo sa Panginoon, patuloy natin panalangin ang nalalapit nating 39 na taong anibersaryo. Ang ating po minamahal na punong lingkod, Brother Mike, Sister Belen, ang kanilang buong family, ang family po ni Brother Bay, ang Gonzales family, ang Apostadero family, ang Prias family. At kayo pong lahat nakikinig at sumusubaybay patuloy, ating dalangin ang inyong mga panalangin sa Panginoon. Umasa po tayo na ang Diyos po hindi nagpapabaya. At ang lahat ng mga biyayang ating kailangan ay nakahanda na. Kaya naman ating angkinin at pasalamatan sa Panginoon sapagkat siyang nakaalam nang mabuti para sa atin at ang biyaya niya ay laging higit sa sapat. Salamat po Panginoon. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus, ito pong aming samo at panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Okay, pahabol natin Sister Belle at si Sister Connie. Si Brother Ray. Ray, si Daniel at saka si Willie. God bless you. Ito pang inyo nakakasama sa loob ng isang oras ang inyong utodigso ang kapir partner. Brother Bay Gonzales, nagsabi sa inyo, God bless you. Bye-bye! Sa ating technical side, si Brother Davidson Apostadero. Ito naman po ang inyong kapatid, Brother Dennis Frias, na lagi nagsasabing, lagi po tayong mabuhay sa biyaya ni Yahweh El Shaddai. Antabayanan po ang susunod, ang Express Balita sa pamamagitan ng ating kapatid, Brother Basuka Limon! Increase your market share and revenues with BitStop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed.